Ching! Hola, hola, hermanas! I'm alive! So, naka-recover na po ako galing from, galing sa Binat. So, eto nakapag-vlog na po tayo ulit. And meron tayong bagong topic. So, ang mga tanong, bakit nga ba eh, ang lalaki ng ating mga bilbil or tayo ay tumataba? Food trip doon, food trip dito, tapos tamad mag-exercise. Kasi nga nakakapagod, tapos may body pain ka pa. Well, kung isa kayo at hindi pala. Well, isa kayo doon. Aminin nyo na sa sarili nyo, isa kayo doon. So, at gusto nyo malaman kung paano pumayat ng hindi nag-exercise. At bibigyan ko po kayo ng 10 tips para pumayat. And with bonus pa po yan sa aking top secret kung paano pumayat. So guys, stay tuned, no swiping, continue watching, just keep on moving. Welcome back to my YouTube channel. So, kung bago pa lang po kayo dito sa akin YouTube, make sure to subscribe and click the button so notified po kayo sa akin mga video na i-upload. And don't forget to comment, like, and share. So, mas okay sa akin ang subscribe. So, lahat naman mas okay talaga sa akin. Pero, I hope ma-support niyo po ang aking vlog. And thank you po sa mga supports ng 77 na po ang ating subscribers. Ang ating YouTube channel. So, mahirap pong anuhin yun na. Mahirap yung i-reach. Kahit na 77 pa lang. So, salamat po sa mga supports. Sana po dumami pa tayo. At marami tayong matulungan. Kasi yun po talaga yung pinaka-purpose ko na makatulong sa kasi sa mga nangangailangan. Ang pagpapayat po kasi ay hindi naman talaga siya totally madali. As in, kung sa ating mga chubby, wala. No choice tayo kundi talagang mag-diet. Kung tamad tayo mag-exercise, mayroon tayong mga, may bibigay ako sa inyo mga tip na bawat na dapat yung iwasan para hindi po tayo lumobo. So, sa 10 people kasi, meron 2 na body figure, and hindi siya body figure eh. Basta meron siyang siguro mabilis ang metabolism niya kaya hindi siya pumapayat kahit anong kain niya, hindi siya tumataba. So, mapapasana all ka na lang talaga. So, keep on watching kung paano ma-achieve ang ganitong body sa before body. So, number 1 pala is rice, ang kanin. Alam naman natin na, ako na, rice, pasta, french fries, beer, yan mga, naku, napaka powerful niyan para magpataba sa atin. So, rice kasi is a starch. Starch na para siyang, starch is a complex carb. Mga carb. Carbo, maganyang carbo. Tapos, yung carbs kasi, nag-release ng energy more slowly than simple carbs. Ang simple carbs po kasi is like, potato. Yun. Potato. Yun yung mga simple carbs. Lahat naman kasi tayo mahilig sa rice talaga. Hindi naman natin may iwasan. Pero kung talaga mag-focus tayo sa healthy living, sa fit ng ating body, eh talagang iiwasan natin yan. Kunwari, sa umaga, ang kakainin mo lang is 1 cup of rice. Okay na yun i-consume natin sa ating body. Tapos sa lunch, merienda, dinner, muna po tayo mag-rice. Okay na po yun sa umaga kasi hindi naman as in nakataba ang rice, eh hindi na po tayo kakain. Ang rice po kasi nagbibigay na sa atin ng energy. So, every morning, fried rice, masarap ang fried rice. And second po is boiled egg. Hard boiled egg po. Hindi sunny side up, hindi scramble, hindi omelette. Hard boiled egg po. Eh, yun po is
pang diet na rin po natin yun. Kasi wala siyang kinokontain na oil. Kasi kung mag-scramble kayo, gagamit pa kayo ng oil. Siyempre, yung oil, siyempre, mapunta sa egg. Ang egg kasi pag in-scramble mo, yung pinaka-oil niya, ma-consume na ng egg yun, tapos kakainin natin. So, payo ko lang talaga is, boiled egg. Kung nahirapan naman kayo na mag-boiled egg, gawin nyo, hugasan nyo yung, bago kayo magsaing, hugasan nyo yung egg ng mabuti. Huwag sa'yo, siyempre, may mga pupo yun ng mga manok-manok natin. Tapos, after nun, bago tayo magsaing, diba sa ibabaw ng pinagsaingan, doon yung ilagay yung mga itlog. So, pagkaluto ng kanin, edi luto na rin yung itlog. So, wala na. Kasi yun ang ginagawa ko kasi hindi nga ako marunong mag hard-boiled egg. Hindi ako marunong nun. Kasi 10 minutes, tapos pag sirap sa loob pala hilaw. So, ganun nga ang ginagawa. Tips ko po yan sa inyo para hindi kayo mahirapan mag hard-boiled egg. So, number 3 ay oatmeal. Naku, favorite ko yan. Naku, pang breakfast oatmeal. So, guys, ang oatmeal is malakas magpabawas ng ng cholesterol, tapos pampababa ng ating mga timbang kasi ang oatmeal po ay rich in antioxidants. Antioxidants po 'yan, tapos po siya can improve body sugar control. 'Yan po. Parang tama ba 'yan? Hindi na mag-English, no? So, kasi may nag-request sa akin na minsan mag-English daw ako. Mga taga, ewan ko saan ang viewers ko noon. So, yun. Oatmeal, pang breakfast, dinner. So, usually breakfast ang oatmeal eh. Promise. Papayat kayo. And number 4 is black coffee. Black coffee, no milk, no sugar, just black. Black coffee. Ang black coffee po kasi is para siyang oatmeal. Kasing level siya ng, parang kasing level siya ng, ng oatmeal. Kasi parang powerful din siya sa antioxidants. Tapos, meron pa siyang vitamin B2, B3, and B5 with magnesium and magnesium and potassium. Kasi ang mga vitamins po nila is nakapag-healthy ng ating body. Yun yung mga kailangan natin sa katawan para maging healthy ng ating body. Pero mga hermanas, mga kabanchi ko dyan, may mga tao rin kasi na hindi sila hiyang sa coffee, lalo pag espresso ang ginamit sa mga black coffee kasi minsan nagpapalpitate yung heart nila. Kasi yung pinsan ko, umiinom siya ng coffee kahit na may halong milk, buwibilis yung timok ng puso niya. So, pagkaralan nyo po kung hiyang kayo sa black coffee or coffee kasi malaman nyo naman kagad yun. Tawan natin kasi siyempre iba-iba naman tayo ng body level. Tama ba? Body level. Number 5 is green tea. You should drink green tea if you don't like coffee. Kasi ang coffee is, syempre, nakaka-stain ng ating mga teeth. Tapos, mapait. Yung iba, hindi naman natin, feel yung black coffee talaga. Kailangan talaga 3-in-1 or may sugar. Pero much better po talaga is black coffee. And number 5 nga is green tea. So, kung nagka-palpitate kayo sa mga caffeine, may mga green tea naman na without caffeine. Guys, ang green tea, 5 cups a day pwede. Hindi siya advisable na 5 cups talaga, pero 5 cups daw. 5 cups ang hindi siya pwedeng inumin ng empty stomach. Kasi ang green tea po ay may tannins. Tannins po, it means nag-i-increase po siya ng stomach acid. So, kailangan may laman yung chan natin bago tayo, ang green tea na proper way to drink is
After meal po siya. Mga Japanese, kasi nag-stay ako sa Japan, napansin ko na ang iniinom nila, ang pinakatubig nila is ocha. Yung green tea, hindi siya sobrang pait, pero green tea siya. Tapos, pagkakain ng sushi, green tea talaga yun nasa table nila. Ikaw na magtitimpla ng green tea. So, green tea po kasi is a proper way to drink is while eating and after meal. Siguro mga, pwede na yung 15 minutes after meal, tapos inom ka ng green tea. Kasi hindi naman pwede, sa based on my, ano ha, my experience kasi sa mga nababasa kong mga books, piling matalino, sa mga nababasa kong books, after meal talaga, di pwede kung na bilaukan ka, hindi ka talaga pwede uminom ng nari, tubig, kape, green tea, kasi yung nutrients sa katawan, kailangan ma-absorb mo na ng ating katawan yung nutrients. So, pwede nang 15 minutes tapos inom ka ng green tea. Kasi sa mga Chinese, ganun din eh, sa mga Chinese restaurant. Sa mga Chinese, sa mga Korean, kaya ang papayat nila kasi green tea sila siguro. Okay, number 6. So, number 6 po ay apple. Apple po ang number 6. Ang apple po kasi is pinaka-fruit diet. Yun talaga ang pinaka-fruit diet is apple. Kasi ang apple is, it contains 100 calories lang ata or wala pang 100 calories. Tapos ang isang apple, pag kinain mo, eh, busog ka na, parang mabigat siya sa tiyan. Tapos ano pa siya, healthy pa siya. So, pwede mo siyang kainin. Mas maganda kainin mo siya sa merienda, dinner, or basta pag nagugutom kayo, pwedeng apple lang i-alternate nyo. Tapos, ano, drink lang kayo ng water. So, mabubusog na kayo. Hindi pa bloated yung chan nyo. Tapos, mas okay pa kasi healthy. Kasi nga, an apple a day keeps a doctors away. Number 7. Reduce sugar. Maliwanag, no? Kaya ito tinatakpan ko eh. Reduce sugar. It means no soft drinks, no juices, no iced tea, bottled juice, no beer, mga ganyan. Kasi, alam nyo naman, ang mga soft drinks eh, nagko-contains talaga ng sugar. Tapos, ano, hindi pa siya healthy sa katawan natin, magkakadiabetes tayo. Tapos, magiging acidic tayo. Only water. Oh, water lang po talaga. So, depende po sa body figure natin kung gaano kadami yung, kunyari, kung ano ka, 50 kilos, pwede na yung 8 to 12 glasses a day. Tapos kung siguro pag sa mga bata, 6 to 8 glasses a day sila. So, kung hindi nyo naman trip ang water, ang lasa ng water lang, pwede nyo po siya lagyan ng lemon. Tapos, ano, mas okay kasi yung warm water eh. Yun talaga yung pinaka-tips ko everyday. Every vlog ko, yung warm water with lemon. Tapos, ano, every morning yan. Tapos, with empty stomach. Yan, nakaka-diet talaga siya. Tapos, nakakaganda pa siya ng ating mga skin. Ayan, ang mga skin. Nakakaganda pa siya. Kasi sa body po kasi natin, parang gawa tayo sa 70% na water. So, kailangan natin ng 70% intake water. So, yan po drawing ko. Yan. 70% of water siya kailangan natin sa ating mga katawan. So, drawing ko po yan. And number 8 is consume healthy fats. So, saan natin makukuha ng mga healthy fats? Ang healthy fats po is like, sa mga fruits naman, is like avocado. Pinaka-the best po yan. Parang siyang apple. So, napansin nyo na meron tayong mga avocado salad. So, kasi madali siyang makapagpapayat. Tapos nakakawala ng ating mga cholesterol. Tapos sa mga, mas okay yung taba ng mga isda. Yun, healthy fats po yun. Like bangus, salmon. So, kung medyo budgeted tayo,
may pwede naman sa atin yung sardines. Much better pa ngayon sardines, yung mga isda sa mga, lalo sa mga babae, para hindi tayo magka-goiter. So doon po natin may kita ang ano, ang mga healthy fats. So yun po pwede natin kainin. So sarap niyan ako. Baka avocado and bagos, favorite ko yan. Tapos po, number 9 po is stress. Did you know that stress ay nakakataba? Kasi po, sa panahon ngayon, lahat tayo apektado sa COVID. Lahat tayo stressed dahil sa mga nangyayari. Lahat, lugi ang negosyo, ano, parang nai-stress tayo. Tapos hindi pa tayo nakakalabas. Alam mo naman ng mga Pilipino, igala ang mga yan. Tapos ilalockdown mo sa bahay ng ilang buwan. Diyos ko. Kaya nagtiis talaga tayo, syempre, para sa atin. Yung iba naman, mga pasaway din. So, ang stress po kasi ay nakaka-reduce ng cortisol. Alam nyo ba ang cortisol? So, pinag-aralan ko din yan. Syempre, gusto ko, rin ako, may super stress din kasi ako lately, hindi pala lately, mula noon hanggang ngayon, nai-stress pa rin talaga ako, dami kong iniisip. So, ang cortisol po, kapag tumaas po yan, igugutumin ang ating katawan. So, kapag ginutom tayo, kakain tayo. Kaya ang stress nakakataba, lalo sa mga nagpupuyat dyan. Ako, nagpupuyat din ako, pero ngayon hindi na. Sa mga nagpupuyat, syempre, kapag tumaas ang ating cortisol, ay gugutumin tayo. Doon tayo magsisimula na kakain. So, kailangan, ang ginagawa ko kasi, tip lang po sa mga stress dyan. Ang ginagawa ko kasi kapag stress ako lately, kasi nabinat po kasi talaga ako dahil sa siguro stress na din, pagod kasi kakapangan ako pa lang, tapos parang nagatrabaho na ako. Tapos, ang ginagawa ko lang po is nakapikit ang mga mata, tapos take a deep breath, ganyan. Inhale, exhale po, tapos pray tayo. Kailangan po, huwag natin kakalimutan ang magdasal at humingi ng gabay sa ating Panginoon sa ataas. So, iwasan nyo na po ang stress kung ayaw nyong tumaba. Number 10, last but not the least, kasi may top secret na ako na i-reveal later. Boom, boom. So, less sodium po tayo. Less intake of sodium. Ang sodium po is, alam nyo naman ng mga sodium, ay mga salty foods. Alam nyo na ba sa mga salty foods? Tapos, number 1 dito is is mga junk foods. Nako, ang mga chichiria, alam na. Siguro sa mga bata, pwede pa yan. Pero kailangan after kumain ng junk foods is take tayo kagad ng water. Kasi pwede tayong magkasakit sa bato niyan. Tapos, nakataba rin ang sobrang sodium sa ating katawan. Though, kailangan natin ng mga sodium sa katawan. Siyempre, lahat kailangan nasa level tayo. Hindi pwedeng sumobra kasi ang sobra ay masama. Alam niyo naman yan. Tapos, dati ang lakas-lakas ko kumain yan. Lalo yung Doritos. Tapos, picnic. Yung mga ganyan. Chocolates. So, pwede po kayo mag-chocolate pero dark chocolate lang po. Huwag po yung as in yung mga matatamis talaga. Dark chocolate po ang kainin niyo. Mas okay po yan. Well, mga hermanas, yan po ang ating 10 tips na dapat nyong iwasan kung gusto nyo talagang tumaba at ayaw nyo mag-exercise. Ano lang naman yun parang kung gusto nyo makuha yung isang bagay, kailangan pagtsatsagaan nyo kasi hindi naman lahat ng bagay na gusto natin na makukuha natin kagad. Ito lang po sugar, sobrang matamis sa katawan, sobrang maalat sa katawan, walang tubig. Yun po siguro sobrang pinaka-powerful na nakakataba. So, pwede po tayong gumamit ng brown rice. Ng brown rice po. Kasi ang brown rice po is high contains of, pampababa ng cholesterol. Tapos, pwede po din kayo, parang yung kinakain nito ni Fowler na black rice. Pwede din po yun. Mas okay siguro ang black rice. Pero same din naman sila.
Pero ang mas kinakain ko po ngayon is malunggay rice. Malunggay rice po siya na nabili ko siya sa Robinson. Ayan. Ito po siya, ang malunggay rice na diet rice. Ayan po yung binili ko, is 143 ata siya, 2 kilo. So yan po yung ano, yung binili ko na malunggay rice na pang diet. Tapos tips ko lang din po sa inyo, kasi ito, napag-aralan ko to sa Japan, yung nagstay ako doon, marami ko nang natutunan sa Japan eh, sa mga Japonesa, alam niyo naman, mga ano din sila, body conscious and nag-gym nga yung mga yun eh. Kapag kakain po kayo ng mga meats, ng ano, unahin nyo po muna kainin is gulay. Gulay po bago yung meat, yung mga karne. Kasi yung gulay, parang na, siya yung sumasalo sa mga karne para madali siyang tunawin para sa ating mga stomach. So, madali, tapos samahan nyo pa ng green tea, mas madali na siya mailalabas kasama ng mga cholesterol. So, yun lang po yung tips ko pag ano, kapag kakain. And much better po kung kakain man kayo ng mga crispy pata, basta mga taba-taba, huwag po kayo kagad iinom ng cold water. Kasi mapapansin nyo po, di ba kapag ang niluto na, kunwari bulalo, kapag niluto na tapos malamig, di ba malamig na siya, andun sa ibabaw yung mga taba-taba niya, ganun din po sa ating katawan. Pero kapag ang ininom natin is warm water, matutunaw yung taba na in-intake natin. So, alam niyo na po mga Hermanas, mga kabanshi ko dyan. And pinaka top secret ko po na i-reveal sa inyo. Siguro, ano, hindi alam to ng ibang mga nag-gym. Kasi yun ang sabi ng asawa ko, kasi ang asawa ko is fitness instructor po siya. Kaya sa kanya ko rin po nalaman yung diet na top secret na yan. Nabibili po siya sa online, sa Lazada, sa gym shop, tapos sa Daiso, pwede rin siyang bilhin sa Daiso, 300 pesos lang. And yan po ay sauna suits. Okay, take note po, sauna suits po. Tapos ano siya, kaya siya tinawag siyempre sauna, kaya nga sauna, pupunta ka ng sauna, init, pagpapawisan ka, parang ganun yung feeling mo. Kapag sinuot nyo po siya, pagpapawisan po kayo ng bonggang-bongga, kahit hindi na kayo mag-exercise, suotin po natin ang ating, ano, ang ating sauna suits, tapos gamitin po natin ito habang tayo ay naglilinis ng bahay, nagluluto, tapos naglilinis ng CR, naglilinis ng kwarto, tapos po may kita nyo, after a minute, so siguro mga 15 to 30 minutes, promise po, ang mababawas sa inyo is ano, 1 liter or 500 ano, ml of pawis. Promise po yan. Yan po yung ginagawa namin ng mag-asawa para pumayat, kasi nag-gym siya. Ako naman hindi ako pwede mag-gym kasi mabibinat pa ako. So yung mga tips na binigay ko sa inyo, ginagawa ko po yun, tapos plus ang aking top secret na sauna suits. Try nyo po yan, promise. As in, pagpapawisan po kayo ng bonggalicious niyan, promise. After lockdown, pwede po kayo pumunta ng Daiso. Kasi sa alam, ang nabili ko po yung, ano, yung sauna suits ko, namin pala isa Daiso. 299, but 300 pesos na rin siya. Then, pagkatapos po nun, itry nyo. Pero mas okay kung nag-gym kayo, mas okay yun ang gamitin nyo, as in, promise. Ano, mag-comment po kayo, gusto ko po marinig yung, ano, yung pag-try, gusto ko marinig yung, ano mo tawag doon, comment nyo, gusto ko marinig yung nasa loobin nyo kung, ay, ano naman to eh, hindi ba pala totoo. Kasi masasabi nyo talaga na totoo na, yung sauna suits, pinaka top secret ko po talaga yan. Kasi as of now, siguro 6 months pa ako hindi pwede mag-gym. Kasi nga kakapanganak ko pa lang. Yun ang ginagamit ko. Tapos ngayon, medyo back to healthy diet. Kaya nag-i-start na po ako ulit gumamit ng sauna suits. So, mga Hermanas,
I hope na may natutunan kayo sa aking vlog today. And I hope na gawin nyo po. Siyempre, gusto ko po maging healthy tayo. And lahat po ng mga tips na pwede kong i-share sa inyo, i-share ko po sa inyo from head to toe. Tapos beauty, kung whitening, yan, i-vlog po natin yan isa-isa. So, thank you po sa mga nag-support and subscribe po. Don't forget to subscribe and hit the bell button para notified po kayo sa mga video na aking i-upload. So, I hope na i-support nyo po ako and kapag madami na tayo, mag-i-start na po ako mag-giveaway. So, yun po talaga ang pinakahihintay ko. So, God bless po and mag-iingat po tayong lahat. So, thank you very much and don't forget to subscribe. Yan po ulit-ulit ako.